Ngayong gugulitain na naman ang anibersaryo ng pagputok ng Bulkan Taal, hindi maiwasan ni Raquel na maikumpara ang buhay nila noon sa pulo o sa Volcano Island. 3 taon na ang nakalipas, pero nananatili pa rin ang kanyang pamilya sa tent sa Talisay. Mga tour guide sila dati sa pulo kung saan sapat ang kanilang kinikita kada araw. Pero ngayon, umaasa lang siya sa kita ng kanyang asawa bilang construction worker. Yung iniisip po namin yung dating buhay namin sa nakagis na namin is malayong malayo po talaga. Kasi doon nakakatulog kami na maayos. Dito, iniisip namin yung bukas kung paano kami mabubuhay. Si Ana naman na may 4 anak, sama-sama rin nagsisiksikan sa kubol. Kahit na gustuhin niyang umupa ng bahay, hindi kakayanin ang kanyang maliit na sweldo bilang tagalinis sa resort. Kulang na nga po sir yung budget pagka po. Kuka pa po kami ng babayarang bahay o kuryente pa o yung pagkain tsaka po babaonin po ng mga anak kasi mga high school na po yung anak ko. Kukulang. Ako lang po kasi yung tatrabaho sa one. Hanggang ngayon, nasa 130 pamilya pa ang nagsisiksikan sa mga kubol na itinayo sa ilalim ng ginagawang munisipyo ng Talisay. Ang ilan sa kanila ay sa mga abandonadong gusali at mga barong-barong. Meron pong kumilos. Gawa po na pag nabaha po ay ano, naglilimas na po kami din eh. Pag nabagi. Para po din kami bilanggo. Hindi na sila nakapagtayo muli ng bahay sa Volcano Island dahil idineklara na itong permanent danger zone. Kaya ang pangakong pabahay na lamang ang kanilang inaasahan. Sana unahin muna po kami bago o matulungan pa yung mga yung kondito ng gobyerno po para ma-process na po yung pabahay po sa amin. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Talisay, minamadali na ang pagtatayo ng higit 400 pabahay para sa mga biktima ng pagputok ng Bulkan Taal. Nagkaroon lamang umano ng problema sa pondo kaya naantala ang proyekto. Sa report ng contractor sa amin ay na-delay ang release ng pondo. And hopefully with the intervention nga ng LGU ay kami ay lagi nagpapa-follow up sa corresponding agency, NHA, sa tulong na rin ng mga kaibigan natin sa national government na tulungan kami na kagad ay mapondohan yung kakulangan para sa pabahay na ito upang sa ganun ay maibsan ang kalagayan ng mga kababayan namin dito sa Talisay. May lot area na 40 square meters at 26 square meters naman ang floor area ang bawat unit ng bahay na posibleng masimulan ng malipatan sa Marso. Dennis Datu, ABS-CBN News, Talisay, Batangas.